siguro naman at this point ay kilalang kilala nyo na ang ating letter sender na si Antonieta. Kasi talaga namang bentang-benta ang pagpapatawa ni Antonieta. Kaya ngayong hapon, si Antonieta ang ating letter sender. Pabili at, po! Yun na nga po, loyal viewers, ang aking sinasabi. Ang kwento ng buhay ni Antonieta ngayong araw na ito ang aking ilalahad sa inyo. Pabili po. Tao po. Ayaw divine, mo ba magbenta? Divine, may bibili may customer. Kaya loyal viewers, dyan lang kayo at babasahin ko. Divine! Ay! Pabili po! Ay, naku, pasensya na. Sorry, wala pala yung assistant kong si Divine kasi inutusan ko sa palengke. Pasensya na, ha? Opo, ako nga naghatid sa kanya sa sakayan ng tricycle eh. Saan siya sumakay? Tricycle. Ah, talaga? Oo, mainit kasi kailangan cool ang tricycle. Eh, ibig sabihin, close kayo ni Divine. Si Divine yung assistant ko, kilala mo? Hindi naman kami gaanong close, pero nakikita ko sa tuwing ako magro-ronda eh. Nagro-ronda ka? Sino po ba kayo? Bakit kayo rumoronda? Ha, ako pala si Kata. Kata? Short po ta Katalino. Katalino? Oo, ako ang barangay tanod dito. Ah, barangay tanod ka namin! Ako maraming salamat naman at may bagong barangay tanod. Walang ano man. Oo. Kata, pasensya ka na, hindi ako makatayo rito kasi ang loyal viewers ko. Naghihintay nang basahin ko itong letter sender. Exciting kasi ito. Pwede ba, pagbilhan mo na lang ang sarili mo? Honesty is the best policy, ha? Iwan mong bayad mo, ha? Sige, ate. Ate? Kata, hindi hamak naman. Mas matanda ka sa akin, excuse me. Sige, aling uge. Okay na yung ate. Ganun, sige. Loyal viewers, I'm so sorry, ha? Pagpatuloy natin. Ay, Kata, sisirain mo ba yung tindahan ko? Hindi. Ano ba ang kinukuha mo doon? Ito kasi tindahan nyo. Self-service naman pala ito eh. Oh, pasensya ka na ngayon lang naman. Jingaling pala. Ito po yung bayad ko, ha? Maraming salamat. Yan. Thank you for being honest. Maraming salamat. Sige, balik na kayo. Sige po, alis na po ako, ha? Kasi pinapanood pa po akong maganda yun, telenovela. Ah, talaga? Oo, dun sa aming barangay hall. Ah, okay. Salamat. Salamat din po. Sige, pagpapatuloy na natin, loyal viewers. Pasensya na kayo. Siyempre, nasa tindahan ako. Talagang may mga cost. Ano pong ginagawa nyo? Ay, nandiyan pa siya. Ah, nagbabasa ako ng sulat. Diba sabi ko sa'yo, meron ako mga loyal viewers na nag-aabang ng babasahin kong sulat. Kaya ng sulat? Hindi ka maurirat, no? Kasi mahilig talaga ako magbasa ng mga sulat. Oh, okay, good. Oh! Galing pala kay Antonieta yan! Yung napapanood sa TV! Oo, galing nga sa kanya. Oo, ayan ang picture niya, nakita mo. Siya po yung sumulat? Oo, siya ang sumulat. Gusto mo ba ikaw na bumasa? Maraming salamat. Pwede po ba? Hindi. Siyempre hindi. Show ko to eh. Sige po ate, pagpatuloy niyo na yung pagbasa. Makikinig na lang po ako. Sandali. Sabi mo sa akin kanina nung nandito ka, hindi ba nagmamadali ka, babalik ka doon sa barangay hall kasi meron kang inaabangan telenovela, exciting yon. O di, salamat, nakabili ka na, di ba? Sana ho, manood sana ako doon. Kaso lang parang mas gusto ko mag-stay dito kasi parang yan ang mas exciting. Si Antonieta? Mm-mm. Kaya, diyan ka lang? Dito lang ako, pwede. Pwede. Ah, sige, diyan ka lang. Pero huwag kang magulo, ha? Sige. Ay, I'm very sorry, loyal viewers. Alam ko medyo delayed na tayo, pero ito na, sisimulan ko na po ang nakakatuwang buhay ni Antonieta. Hinaan mo yung pagkain mo. Hinaan mo. Dear Uge, salamat at magkakaroon ako ngayon ng pagkakataon na makasulat dito para mailahad ang tunay na buhay ko. Ang totoo ay ayoko na sanang isalaysay ang mga nakaraan ko. Ang totoo ay wala namang kakwenta-kwenta ang kwento, pero ikukwenta ko pa rin, tutal sumulat na ako sa iyo eh. Ang buhay ko ay parang isang telenovela. Dahil simula pa lang nung bata ako, lahat ng nangyayari sa akin ay parang napanood mo na sa TV. Pati mga dialogue at eksena, eksakto. Saan ka ba pupunta? Bibili ako ng gamot para kay inay. Naku, wag na! Bakit? Naku, umuwi ka na, mamamatay na nanay mo. Ano?
Ina! Ayoko. Inay! Ang nanay mo! Inay! Antonieta, anak. Hindi na ako magtatagal. Nay, saan kayo pupunta? Sa tingin mo, sa kalagayan kong ito, may lakad pa ako. Mamamatay na ako. Bibili ba ako ng gamot ninyo? Gagaling kayo, Nay! Gusto ko na rin magpahinga. Pagod na ako. Makinig ka na lang sa sasabihin ko. Nay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Please, Nay, huwag po. Aray, Nay! Di ba sabi ko sa'yo, pag may sasabihin ako, huwag kang kukontra. Opo, opo. Antonieta, anak, makinig ka. Pag wala na ako, mag-iisa ka na lang. At gusto kong malaman mo na sa pagpapatuloy mo, kahit ilang sampal ng kapalaran ang dumapo, tanggapin mo lang. Opo, opo. Huwag kang susuko at huwag kang papayag na malunod ka sa dagat ng buhay. Kumabit. Ina! At yung asukal, takpan mo, laging nilalanggam. Oh. Nay? Bak! Nay? Nay? Lola! Wala ka na talaga si Nanay! Ina! Apo ko! Lola! Iniwan na tao ni Nana! Hindi bali, apo. Nandito naman ang lola mo. Ako mag-aalaga sa'yo, apo. Pagkamatay ng nanay ko, lola ko na lang ang naging kasama ko sa buhay. Pero hindi nagtagal, nasa gasaan siya ng tren. Pero hindi yun ang ikinamatay niya. Ang ikinamatay niya ay atake sa puso. At dahil wala na akong kasama sa buhay, nagpalaboy-laboy ako. Anong ginawa mo sa mangga ko? Ay! Anong ginawa mo sa mangga ko? Ha? Ay! Nilatay! Masinalakaw! Ay! 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 Ang asin! Uy, tulungan natin. Mukhang nasaktan, no? Oh. Ang asim ng mukha, eh. Kawawa siya. Ang kotseng nakabangga sa akin ay pag-aari ng isang mayaman, si Mami Anita. At dahil sa awa niya sa akin, inampun niya ako. Mabait si Mami Anita, hindi kagaya ng anak niyang si Ate Bella. Wow!
kapal din ang mukha mo, eh, no? Tingnan mo nga naman, mas nauna ka pang kumain sa amin ni Mami. Ate, hindi niyo ako pinakain kagabi. Kaya pagkagising ko, gutom na gutom ako, nauna na ako mag-almusal. Hoy, ang sabihin mo, talagang lagi ka lang gutom? Wala ka nang ginagawa dito sa bahay, kundi kumain? Ate, may ginagawa naman din ako dito sa bahay. Talaga naman, ha? Sumasagot ka pa? Ha? Ha? Ter, ano nangyayari sa'yo? Bella naman, sinasaktan mo na naman ba yung kapatid mo? hindi po, Mami. Hindi niya po sinasaktan. Sobrang nagutom lang po ako. Eh, sinubo ko pong kainin po itong kutsara ni Dor. Eh, full of iron po pala ito, Mami. Huwag mo nang ipagtanggol yung ate mo, ha? Alam kong inaaway ka na naman yan. Bella naman. Hindi mo pa ba talaga titigilan tong kapatid mo? Yak! Mami, pwede ba? Labas ko masasabihin sa inyo. Hindi ko yan kapatid, first of all. Napulot nga lang natin sa kalye yan, ano? Tsaka, pwede ba pinagtatanggol nyo pa yan? Eh, sa totoo lang, ampun lang naman yan, no? Kaya nga dapat ang pangalan yan, Ampunyeta! Mainit ang dugo sa akin ni ate. At bukod sa masasakit na salitang tinatanggap ko, tumatanggap din ako ng sakit ng katawan mula sa kanya. Tonyeta! Ate, Belia? Anong ginagawa mo? Ate, iinuna ko lang itong lampasuhin. Makulit ka rin, ano? Hindi ba sabi ko sa'yo, unahin mo yung kwarto ko, linisin mo? Pagkatapos naman ito, yung kwarto mo na isusunod ko eh. Ah, marumi yung sahig? Opo, ha? Ate. Eh, pwes, di ako na lang maglalampaso. Ito po yung panlampaso. Ang bait-bait mo naman, ate. Hindi ko na kailangan to. Kasi mukha mong ipanlalampaso ko! Ayan! Ayan! Halos araw-araw at mayat-maya ang ginagawang pagmamaltrato sa akin ni Ate Bella. Parang naging libangan na niyang saktan ako. Kung yung ibang tao ay nag-gym, siya, ang pinaka-exercise niya ay pagbuhatan ako ng kamay. Minsan, gusto ko nang lumaban. Malinis na ba ang sahig? Ate, ang linis-linis nga ng sahig. Pwede na nga akong manalamin eh. Pwede mo nalinisin ang kwarto ko? Opo, ate. Good. Pero hindi ko magawang lumaban. Ayokong makasakit ng kapwa. Go, go, go. Eagle, low, low, low. Good evening. Nandiyan ba si Bella? Wala pa si ate. Parating pa lang siya. Maupo ka muna. Doon na lang hintayin si ate. By the way, I'm Rodrigo. Rod, for short. Ako naman si Antonieta. Nakakaasar ka naman. Ang bangon ng hininga mo. Sige. May gagawin pa ako eh. Antonieta, sandali. Para sa akin? Hindi. Pakaibot mo kay Bella. Okay. Mauna na ako. Sige. Mamahalin tong chocolates. Salamat. Ingat ka, Rod, Rigo. Bye. Bye. Kahit pala sa dilim ng buhay, paminsan-minsan, may konting liwanag din. Antonieta, buti naman nandito ka. Hindi naman ako umalis eh. Pati wala sa atin ngayon. Umalis. Pero napapansin ko, balik ka na balik dito, pero hindi mo masyadong natsatsyempohan. Sa totoo niyan, tinatiming ko talagang wala si Bella.
dahil ikaw ang gusto kong makausap. Ha? Ba't ako? Dahil ikaw ang gusto kong makausap at makakwentuhan. Ha? Ba't man ako? Dahil nababaitan ako sa'yo. Awkward. Dahil napatunayan ko sa sarili ko. Nakita ko na yung tunay na babae na para sa akin. Rod, ayoko saktan si ate. Dahil pag ginawa ko yun, sigurado sasaktan niya ako. O sige. Bibigyan ka ng oras. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Huh? Ikaw ang kabuuan ng babae na hinahanap ko na gusto kong takasalan. Huwag mo ako madilihin, Rod. Bigyan mo ako sapat na panahon. Hindi ito pa nauubos ng mais ko. Ang sarap. Pero kung ganun, Rod, salamat. Magtana na tayo. Huh? Rod, hayaan mo munang ubusin ko itong mais ko bago ko pag-isipan niya pagtatana. Ang sarap po. Gusto mo? Sige, sa'yo na lang. Okay. Harap. Antonieta! Ate? Ang umiyak na. O paano mo nagawa sa akin to? Ah! Ate! Aamin na ako! Sige, ate, aamin na ako! Hindi mo na kailangan umamin. Dahil alam na alam ko na, paano mo nagawa sa amin to, ha? Sa akin to! Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, ha? Kinupkup ka namin, binihisa, pinakain. Pagkatapos ito pa igagante mo, ha? Pagkatapos ano, ha? Gamit ko yun. Dapat ako ang unang sumuot doon, pero ano? Kaya ano pa pala, hindi mo mga... Ano sabi mo? Ha? Wala, ate. Wala akong sinasabi. Hindi, meron kasi nabi yung kasasabi mo lang. May naririnig ka ba na hindi ko naririnig, ate? Yung tungkol kay Rod! Rod? Ate, may kilala ka bang Rod? Walang yaka. Ah! Anak, masakit bang sampal ng ate mo? Wala lang to, Mami. Parang galos lang. Halata po ba? Hindi naman masyado, anak. Pero anak, pagpasensyahan mo ng ate mo, ha? Nabigla lang siguro yun. Mami, kasalanan ko naman po ang lahat, eh. Hindi ko po sinasadya. Ayoko naman po sakto ng feelings ni ate. Ano ka ba? Naiintindihan kita. Ganun talaga. Pwede talagang mangyari yun. Mami, ano po ba sa tingin ninyo? Sa tingin niyo po, iwasan ko na po si Rod? Alam mo, katulad ng sinasabi ko kay Ate Bella mo at saka sa'yo rin, sundin mo ang puso mo. Pero ayoko pong masaktan si ate. Paano po siya? Alam mo, sa totoo lang, eh, hindi ko naman nakikitang may pagtingin si Bella kay Rod. Matagal na nga nanliligaw si Rod sa kanya pero parang hindi naman nabibigyan ng pag-asa. Eh siguro, napagod na rin yung tao. At saka alam mo ba, malay mo, kayong dalawa talaga ang nakatadhanang magkatuluyan. Ew! Ano? Kinilig ka na naman. Totoo ba yan, Mami? Ew. Mami, maraming salamat po sa mga payo niya, Mami. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Basta tandaan mo, anak. Lagi lang ako nandito sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Thank you, Mami. Siyempre naman, love kita, anak kita eh. Masaya ang naging resulta ng pag-uusap namin ni Mami Anita. Pero alam mo na, dear Uge, sa buhay ko, pag may nagsabing lagi silang nandoon para sa akin, pag may nagmahal sa akin, pag may yumakap sa akin, siguradong mawawala agad. Gaya ni Inay at ni Lola, namatay din si Mami Anita. Ang mga taong tumayong ina para sa akin, nawala na lahat. Kata,
Kata, pwede, huwag kang sumingot-singot dyan kasi nadidistract ako eh. Nagbabasa ako ng sulat. Wala naman po akong cellphone ate. Dadala lang ako sa kwento ni Antonieta ba? Kawawa naman siya. Wala bang talagang nag-aano sa kanya? Wala bang magagandang nangyari sa buhay niya? Ah, nadala ka? Oo, talaga. Carried away ka, no? Ang laki mong tao, iyakin ka pala. Bakit po? Bawal po ba? Ah, hindi, hindi naman. Sige, okay lang kung anong nararamdaman mo. Pwede ba ituloy ko lang ito? Huwag ka lang maingay, ha? Nung mamatay, si... Kasasabi ko lang, huwag kang maingay. Pwede ba? Singhuti mo na nga lahat yan. Pasensya na po, ha? Kaysa maglobo kasi. Lulukin mo na. Sige po, magpatuloy nyo na. Show nyo naman yan, eh. Salamat. Nung mamatay si Mami Anita, pinamanahan niya ako ng malaking halaga. Kalahati ng kanyang kayamanan. Oh! Mayaman na pala si... Antonieta? Oo. Yumaman na pala siya? Oo, mayaman na siya? Oo, mayaman na siya. Alam ko, correct? Oo, kasi ako nagbabasa. Yumaman, pinamanahan, oo. So, pwede na pala maparito ko yung mukha niya? Wow, nakakahiya naman sa'yo. Yun talaga ang naisip mo. Ang pogi mo eh, no? Okay na, pwede ko na ba ituloy? Sige, pagpatuloy niyo. Show niyo nga ito, di ba? Usog kang konti? Ate! Lumayas ka! Ate! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Ate! Lumayas ka dito! Ate! Ngayon wala na si Mami, wala na makakapigil sa akin para palayasin ka! Halika na! Ate! Sige! Gagawin kayo gusto mo! Pero gusto kong malaman mo, namampig ka talong ko! Eh ano naman ngayon sa akin? Pakialam ko, no? Alam mo ba, wala na rason para magsama pa tayo sa isang bahay kaya lumayas ka na dito! Ate, pero mahihintay mo ba ako maging Pokemon na bago kumalis? Sige. Pagbibigyan kita. Pero gano'ng kakatagal mag-iimpake? 2 years? Joke lang, ate. Sige! Hindi! Yan na lahat ng gamit mo. Marami pa akong gamit! Marami pa akong gamit sa loob! Nagawa ng paraan ni ate na huwag ibigay sa akin ang mana. Pero hindi yon ang ikinalungkot ko. Nag-iisa na naman ako. Pinilit kong magsimula uli, pero madalas, bumabalik sa akin ang masasakit na pangyayari sa buhay ko. Tanging mga alaala na lang ni nanay ang nagpapalakas sa akin. Kahit ilang sampal ng kabalaran ang dumapo, Tanggapin mo lang. Omo, omo. Huwag kang susuko. At huwag kang papayag na malunod ka sa dagat ng buhay. Kumambit. Ay, babae na hulog! Hindi kasi siya kumapit eh. Dala yung maling! Dahil sa pagkakahulog sa jeep, nagkaroon ako ng amnesia. Sino ka? Antonieta. Antonieta ang pangalan mo. Pangit ang... Hindi. Ikaw si Antonieta. Ako si Rod. Wala akong maalala. Ang tagal kitang hinanap. Simula nung aksidente ka, inalagaan kita. Tutulungan kita hanggang mawala ang iyong amnesia, Antonieta. Amnesia? Wala akong matandaan na nagkaroon ako ng amnesia. Paano mo matatandaan? Amnesia nga eh. Umalis ka dito, hindi kita kilala. Umalis ka, please. Antonieta, patawarin mo ako. Pero ito lang ang tanging paraan para bumalik ang iyong alaala! Ah!
Rowan, I miss you! I miss you! Antonita, naalala mo na ako? Naalala na kita. Ano nangyari, Rod? Nag-amnesia ka nga, hindi mo nga alam. Amnesia? Hindi ko alam na nagkaroon ako ng amnesia. Hindi, importante yun. Ang importante, bumalik ang iyong alaala! Rod, Antonita. Rod. Masagwa sa TV. Hug na lang, please. Wow! Ang saya-saya naman pala. Nakakakilig yung istorya. Naku! Happy ending naman pala ito, Ate Oge. Pwede ba ikwento mo na sa aking ending? Oo, nakakakilig, di ba? Pero sandali, pwede lumayo-layo ka sa akin. Doon ka. Ano ba? Excited ka ba? Kalahati pa lang ng storya o nagmamadali naman ito? Eh kasi si Kapitan nag-text. Merong dalawang lalaki, lasing, nagugulo doon sa tindahan ni Aling Bebang. Oy, tipuntahan mo na, dali! Ay, wag muna, tapusin muna natin to. Eh, paano yung dalawang lasing doon sa tindahan ni Aling Bebang? Hayaan mo na sila. Magkakilala kaya yon. Mag-aayos din yun. Oh, sige, mas importante ito. Magpatuloy na natin. Huwag na. I'm a big girl. Kaya ko lang sarili ko. Hindi, ay gusto ko niya. Anong lang? Sa mga ganong linya sa mga telenovela, gaya ng Bitawan Niyo Ako, sinusunod ba sila ng mga goons? Binibitawan ba talaga sila? Hindi naman, di ba? Yes! Ate! Ate! Ba't ka ba tawa ng tawa? Sira ulo ko ba? Hindi! Bakit mo kami dito dinala sa park? Ba't hindi sa warehouse? Marami makakakita sa inyo! Hindi ka ba nag-iisip? Huwag ka nga nangyayalam. Masyado lang common yun. Gusto ko dito para maiba naman. Ha? Belia, tigil mo na yung mga pinangalap mo! Ate, kung naman yung nagawa namin kasalanan ni Rod, patawarin mo na kami. Nagmamahala kami dalawa! Walang kapatawaran ang ginawa niyong dalawa sa akin! Belia! Hello. Ano ang pangalan mo? Ha? Antonieta, di ba? Makakalimutan mo na yung pangalan mo. Huh? Alam mo ba kung nagawin ko sa'yo? Ayoko magtanong. Pwes, wala ka na magagawa. Dahil papapangitin kita. Belia, huwag mong gawin yan! Nagmamakaawa ko sa'yo. Naman, ate. Huwag mong gagawin yan! Mag-isip-isip ka! Ate, pineapple juice? Huh? Pineapple juice? Ate, bakit mo ko tinali? Paiinumin mo na naman pala ako. Boss! Nangyari, bakit hindi nilap doon sa mukha mo? Tapon, ito po yung tunang nakaas niya. Oo nga, ma'am. Antamis, ma'am. Ito mo! Ha? Asido, telenovela. Hashtag, alam niya. Belia! Ate, itigil mo yung Belia! Ate, gusto mo masama ka pa rin? Wala kang pakialam at wala kang magagawa. Dahil ito na ang totoong asido na sisira ng mukha mo. Huwag, ate! Huwag, Belia! Ate! Huwag! Nahuli at nakulong si ate. Naibalik sa akin ang pamana ni Mami Anita. Oh, hindi pa kayo naniniwala na lahat ng nangyayari sa buhay ko eksenang gasgas na sa soap opera. Pwes, eto pa ang sumunod na pangyayari. Gaya sa telenovela, may eksenang nakabenda ang mukha ng bida. Ron, bakit nandito ka pa? Umalis ka na, please. Ngayon tatanggalin ang benda sa mukha ko. Baka hindi mo masikmura pa nung itsura ko. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwanan. Kinausap ang doktor at nirequest ko sa kanya na baka pwedeng pagandahin ka niya. Ano ibig mong sabihin, Rod? Bangit ako dati? Eh, hindi. Ibig sabihin na baka pwedeng mas lalo kanyang pagandahin. Andito ng doktor. Dok. Hello, Antonieta.
Hello. Yes, Doc. Hello. Are you ready? Doc! Doc, please, pag-usapan natin to. Rod! Si Doc! Oh. Nakain ka nyo yung... Hindi lang. Rod, bakit? Doc, ano nangyari? Gumanda ba ako? Just, eksakto lang. But I'm very happy with the result. Happy na po kayo yun sa lagay na yan? Yes. I am very happy. Tumatawa po ba kayo? Gusto ko makakita ang salamin. Please. Doc! Parang wala namang pinagkaiba. Akala ko mapapaganda niyo ako. Antonieta, doktor lang ako. Hindi ako magician. That is the best that I can do. I am very happy with the result. Happy na talaga kayo niya? You're very funny. Sa kabila ng mga nangyari, isa ang napatunayan ko, dear Uge, na totoo ang feeling sa akin ni Rod. Totoo ang pagmamahal niya. Inalagaan niya ako hanggang sa ako ay tuluyang gumaling. Pagkatapos ng masasayang eksena na yon, dear Uge, niyakap ako ni Rod. Sinabihan ng I love you, sabay pa nga kung lagi daw siyang nandoon sa tabi ko. Ay! Ay! Ano ba? Kata, umalis ka nga dyan! Ano bang ginagawa mo dyan? Sobra naman ito, makaano sa akin. Diri-diri naman kayo. Umalis ka dyan! Kundi, papadala kita sa barangay. Umalis ka dyan! Ay, wag po. Sorry, Ate Uge. Last na po to. Hindi na po mauulit. Kasi hindi makailangan yung makapyakap eh. Ba't ka ba yung mayakap-yakap pa? Sige po, itutuloy niyo na. O, itutuloy ko, pero umusog-usog ka nga doon. Sobra naman kayo, diri-diri naman kayo sa akin. Mestizo naman ako, ha. Huwag mo nga akong tignan! Ang ganda-ganda mo pala sa personal. Ay! Divine! Divine! Ang huwi naman to. Sigaw-sigaw, dalawa na naman tayo dito. Ah! Uy, ang dami mong fans, oh! Ang dami mong followers, hello! Mga loyal viewers, kung ano't ano man, alam niyo ang itsura, ha? Ito, oh! Ito naman, maliit na bagay. Ah! Gaya ng dati, matapos sabihin ni Rod na lagi siyang nandun, namatay din siya. Nakuryente nung magpalit ng pundidong bumbilya at nang mawala ang lahat ng minamahal ko at nagmahal sa akin, inubos ko na lang ang maraming oras sa panonood ng TV. Nagbabaka sakaling makalimutan ang pait ng aking mga dinanas. Totoo ba yung sinasabi niya? Andito sa loob ang magiging anak namin, hindi mo ba nakikita? Hindi na po mamatay. Pero hindi. Dahil imbis na makalimutan ko ang aking mga pinagdaanan, lalo ko pang naaalala ang mga yon dahil sa mga pinanood kong telenovela. Halos lahat ng kwento na napanood ko ay nangyari na sa akin. Parang idinidiin ang sakit. Parang kinukuskus ng panghilot. Talaga lang, ha? Look at all this season and everything. Puro pare-pareho na lang. Amnesia, kidnapan, sampalan. Pinaglolo ko din yung mga televiewers. Sino ba ang director nito? Si Direk Soxy? Pweh! Antonieta! Oh, distance, distance, please. Oh, I'm so sorry. Talaga excited lang ako. Oh, the hands, please, the hands. Excited lang kasi talaga ako na napadaan ka dito sa aking variety store at syempre ang mga loyal viewers ko. Oh, yes. I excited din. Butihin mo naman sila. Hello, guys. How are you doing? Hope you're doing okay. At syempre, nalaman namin ang lesson sa buhay mo. Naintindihan na namin si Antonieta. Ngayon ay mas nakilala ka na namin na syempre, kahit na ano pang dumaang hirap, yeah, dapat hindi ka nawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tama? You got it right, Ate. Okay, you got it right.
Ate Uge? Ate Uge, excuse me, Antonieta. Mas matanda ka sa akin. It doesn't show. Anong gusto mo, kuya? Loyal viewers, bisita si Antonieta, syempre. At saka isa pang natutunan namin sa buhay mo, kahit anong sampal ang dumating sa buhay mo, dapat ay lagi kang may inspirasyon, di ba? Dapat lagi kang may pagtitiis. Dapat patuloy pa rin ang pangarap, di ba? Tama ba? You got it right, dear Ge. Deep in my heart and my soul, sawang-sawa na talaga ako sa mga pinaggagawa lang sa mga telenovela. Kaya dapat, alam na ng mga televiewers kung bakit ako sukang-suka sa mga pinaggagawa nila dahil wala nang bago sa mga amnesia, kidnapping, asino. Sandali, naihilo na ako! Kung steady ka nga lang dyan, kaya hindi ako titigil sa pamimintas sa mga telenovela na yan. Tell me! May rinis sa lood. Oo. Malakas. Oo. Eh, Antonieta, alam namin marami kang fans. At oh, maraming, yes, maraming natutuwa sa'yo. Siyempre, pag sikat, marami ring bashers. Oh, of course. Ano ang message mo para sa iyong mga bashers? Of course. The most favorite people in my whole wide world. To all my bashers, here's my message. Sandali, bakit? Kata, bakit? May lamok. May lamok? May lamok, oo. Yun sa kabila, oh. Ako na. Oh, I got it. Ha? I got it. Stay there. Sorry, ha. Nabigla lang ako, may lamok talaga. Oh? Baka mamay mag-galit ka sa akin. Abangan mo ko doon sa labas. Abangan talaga. Alam ko, saka nakatira. Bale. O, pwede ka makakadaan doon sa aming skinita. Hindi ka mag-kasya doon. Bakit ka dumidikit sa akin kayo ng dalawa dyan? Kamukha niya, Betkan, eh. Halika dito, mag-usap tayo. Nabiro naman kanina yun. Ito, napakabigat naman. Baka naman gusto mo siyang pakainin itong karyoka, o. Oh. Uy! Naku, that's one of my favorite food of the whole world. Makain ka pala ng karyoka? Oh, yes. Hanggang dito pa ba talaga sa dyan, okay? No. Hindi na sa... Pwede ba pinasaya? Pwede ba tanggal damit? Gusto mo last day ko dito? You lost!